Meron din po kasing ipinunto si President Marcos. Sinabi niya na mismo na tingnan yung mga traditional jeepney na kung halimbawa 10 years, 15 years, ay gumagana pa naman ng maayos, baka pwede pang gamitin. Eh kaya lang po, kung hindi mababago yung provision ng memorandum circular na required sila na maging bahagi ng consolidation, eh di parang mababaliwala din yung naging pahayag ng Pangulo na baka pwede pang tumakbo kung 15 years pa, eh okay pa yung traditional jeepney. Oh, tatandaan po natin, modernization po itong pinag-uusapan natin. Ano po. So pag modernization, part po yun. Kaya kung mapansin nyo yung sinabi rin ng Pangulo sa kanyang pronouncement, na yung time na binigay po hanggang December, ay ito yung pagkakataon nga po na kailangan i-review rin po. So sa ngayon po, yun yung po instruction ng ating mahal na Pangulo, kaya i-review po yung Omnibus Franchising Guidelines. But at this moment, doon po sa circular na yan, hindi naman yung sinabi ni Pangulo na bawiin po yung circular. Yun pa rin po yung circular, we encourage the stakeholders to comply. But again, kung ano man po yung result ng review ng department at ng LTFRB, definitely there will be some policies that will be issued on that. So, ang timing nga po before mag-December, dapat matapos po yung review. Kasi yun din po yung time na sinabi po ng ating Pangulo. So, sa madaling salita, medyo ganun pa rin ang mangyayari po. Or if ever man, kasi sabi po ninyo, maganda kung sa December, before December ay planchado na po lahat. If ever man ma-extend, ibig sabihin, na-delay lang po yung pag-phase out ng traditional jeepneys. Tama po ba ang pagkakaintindi namin? Well, yung review nga po, magiging basis po yun, result po noon, doon sa mga bagong policy na ilalabas. Ano po. Again, pinag-usapan natin yung modernization. Isa lang yung consolidation, isa po yung fleet modernization. Yung sa fleet po, mayroon po kasi tayong Philippine National Standard na sinusunod doon na galing po sa DTI. Kaya po pagka kayo po ay mag-fleet modernize, yung pong mga units na modern ay naka-anchor po yan doon sa parameters na nire-require po ng Philippine National Standard. So, yun po yung kasama po doon sa isang component, which is the fleet modernization. Ngayon po, yung sinasabi nga po ng ating malapagod na i-review po yung Omnibus Franchising Guidelines. Well, yun po yung gagawin po ng DOT at saka LTFRB sa ngayon. So, mayroon po tayong timeline din na binigay na sinabi nga ng Pangulo na yung time na hanggang December 31 is enough time for DOTR and LTFRB to review ito pong Omnibus Franchising Guidelines. Pero hindi pa sigurado, hindi natin masasabi for sure po na eventually mawawala po talaga ang traditional jeepneys. Yung jeepneys kasi natin sa modernization, doon po sa existing guidelines po ng Omnibus, kailangan po talaga siyang i-modernize. Kasi part po yan ng Omnibus current, yun po yung existing policy natin. Kaya lang, hindi naman yung ibig sabihin na ngayon ka nabibili. Kailangan mo na yung isang yung consolidation. But again, yung modernization natin is yung change of modern unit is part of the modernization as a whole.